Hi guys, Carlos nga pala ulit ng Unboxing and Everything. Sa video na ito, ituturo ko kung paano natin i-set up ang TL-WR844N as a WISP mode. Okay, so tara, mag-start na tayo. Ito guys, naka-connect na ako ulit sa WiFi ng ating TP-Link WR844N and siya. Okay? So nilagay ko na rin yung password na nasa likod. Mapapansin niyo no internet. Okay? Kasi walang nakasaksak dito na UTP cable papunta sa ating ISP modem. Okay? So pupunta tayo ngayon sa kanyang admin. Ito ang kanyang admin 92.168.0.1. Ayan. Okay, by the way guys, nireset ko na siya kaya ganito ulit. Okay? So, type lang tayo ng password kung anong gusto natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ayan. Hintayin natin mag-load. Okay, andito na naman tayo sa quick setup. So, hindi na natin papansinin to guys. Dito tayo didiretso sa change mode. Click natin, then WISP mode. Okay, click natin yung okay. Reboot. Yan, hintayin natin siya mag-reboot. O nga pala guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aming YouTube channel, Unboxing and Everything, ayan, subscribe na. Andito lahat ng mga tutorial na ginagawa ko, pati mga unboxing videos ng aking misis. So, ayan siya. Ayan, pati yung mga modes ng TP-Link TL-WR844N tutorial nandito rin. Ayan, mapapansin nyo, dalawa na siya. At itong yung ginagawa ko ngayon, pangatlo. By the way guys, may papakita ko sa inyo ngayong diagram. Okay? Ito siya. Ganito nag-work yung WISP mode. Okay? Ito yung main ISP modem natin. Okay? Dito papasok yung internet connection na galing sa ISP provider natin. Ito yung TP-Link TL-WR844N. Yung gamit natin, yung isi-setup natin ngayon ng WISP mode. Okay? So, ang mangyayari nito guys, magkakaroon siya ng internet connection nang hindi gumagamit ng UTP cable. Okay? Parang naka-ano siya, parang naka-extender mode o kaya repeater mode. Pero dito, ang difference nila is itong TP-Link TL-WR844N, kahit naka-connect siya through WiFi dito sa ISP modem, nagsisilbi pa rin siyang router, okay? Parang pinagsamang router mode tsaka access point or router mode tsaka range extender, okay? Kasi lahat ng function ng router, nandito pa rin siya kahit naka WISP mode, okay? So, ang mangyayari niyan, once na nakakonect dito, pwede kang maglabas ng ibang SSID. Ayan, mapapansin nyo, pwede rin siyang mag-connect ng UTP cable papunta sa PC natin. Ayan, and then yung mga laptop tsaka smartphone natin, pwedeng kumonect sa kanya. Okay? Take note, hindi siya gagamitan ng UTP cable papunta sa ISP modem natin. So, ibig sabihin, wireless talaga siya. At the same time, may function siya as a router mode. Okay? Dito sa ISP modem natin, guys, pwede to kahit gamit nyo AP, ganyan. Depende sa inyo. Ito kasi example ko lang, itong sa ISP modem ko. Okay? Kung halimbawa, dito sa ISP modem nyo, may nakakonect na TP-Link EAP110 outdoor, tapos nasa labas na, so working na siya ngayon. Etong TP-Link TL-WR844N natin, ilalagay nyo sa ibang bahay. As long as nakikita niya yung SSID ng TP-Link EAP110 natin, pwede tayong mag-config ng WISP mode. Basta alam nyo rin yung password ng SSID or yung WiFi na tatargetin nyo. So tara, diretso na tayo ulit sa config natin. Mag-open ako ng isang tab, 192.168.0.1. Okay, hintayin natin lumabas. Ayan, login ulit natin yung password na ginawa natin kaganina. Okay, nandito na tayo sa quick setup ng WISP mode. Make sure guys na connected kayo ha. Ayan ha, kasi hindi lalabas to kung hindi kayo connected. Okay, so pili tayo ng time zone natin. Hanapin natin yung plus 8. So, Taipei. Okay, ayun, ito na. Connect to WISP network. So, ayan, nag-scan siya ng mga SSID. Okay, dito tayo ko connect. Basta alam niyo yung mga password kasi may security yan, guys. Okay? So dito tayo ko connect sa Ren personal WiFi. Okay? Click natin. Ayan, lumabas yung kanyang password.
Ayun, nakakonnect na ako agad. So dito guys, pipili kayo ng connection type. Dynamic lang piliin natin guys, kasi automatic magkakaroon yung TL-WR844N natin ng internet connection, okay? Kung static naman, pwede rin, okay? Ibig sabihin kasi na static, i-manual nyo ilalagay yung mga IP. Okay, ito naman PPPoE. Ayan, kung may username password kayo, pwede rin siya guys, okay? So dito tayo sa dynamic, click natin yung next. Ayan, ito yung Tetas Extended Network, okay? Ito yung SSID na yung para sa sarili mo lang, yung para sa TP-Link TL-WR844N natin. Okay, ito, ilalagay ko na lang ito dito. Password, kayo nang bahala magbago. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. Huwag nyo i-click itong hide SSID ha. Kasi pag kinlik nyo to guys, hindi lalabas itong SSID ng TP-Link nyo. Okay, click natin yung next. Ay, kailangan may letter. Asa. Ayan. So, ang password ng ating Wi-Fi is 1234567. Asa. Copy natin para hindi natin makalimutan. Okay. Ito, makikita nyo, WISP network. Ito yung main SSID or Wi-Fi kung saan tayo nakakonect. Ayan yung password naman niya. Tapos, ito naman yung sa TL-WR844N natin. Ito yung magsisilbing SSID ng mismong TP-Link natin. Okay, click natin yung next. Ayan guys, ito yung lumabas sa kanya. Okay, so kaya nagkaganto guys, kasi pinalitan natin yung password. So, madi-disconnect talaga tayo. So, ngayon, i-re-retype lang natin yung password. Copy natin dito. Ayun, ito siya. Okay, ayun, labas natin yung, type natin yung password or paste. Atin yung next. Ayan. So, ayan, nakakonect ulit tayo. Click natin connected. Para magtuloy-tuloy. So, ayan, nagtutuloy-tuloy na siya. Ngayon, hintayin lang ulit natin siya matapos guys. Ayun, makikita nyo, connected na siya guys. Okay, tatandaan nyo guys, dapat yung Wi-Fi SSID kung saan kayo kukonect, dapat tama yung password nyo, okay? Pag mali kasi yung password nyo guys, lalabas dito, not connected. Ayan, tulad yan sa akin, connected na siya. Pag kinlik nyo guys, ito yung lumalabas sa kanya. Okay, ito ulit guys, once na naglagay kayo dito ng UTP cable, yan, kung saan ang iilaw yan, okay? Client, ayan, ito yung sa akin, ito yung PC ko. Ganun lang siya guys, kadali. Ngayon kung halimbawa pipili kayo ulit ng ibang network name or SSID, pupunta lang kayo dito sa internet. Ayan, makikita nyo tong Wi-Fi scanner, i-click nyo lang ulit. Ayan, mag-scan siya ng mga SSID ulit na abot ng kanyang range. Ayan, pwede ulit na tayo magpalit ng ano, ng SSID kung saan tayo kukonect. Okay? Okay, sa internet, ito yung kaganina, dynamic lang. Ayan, pwede nyo rin baguhin dito guys once na natapos nyo na yung setup. Okay, wireless. Okay, ito yung SSID ng mismong TP-Link WR844N natin. Okay, nasa inyo na yan kung ano ilalagay yung password. Advanced. Okay, ito yung sinasabi ko ganina na yung WISP mode, parang ay hindi parang, kumbaga, combination siya ng range extender at saka ng router mode. Okay? So, lahat ng settings ng router nandito rin. Okay? Na-tackle na natin to nung nakarang mga videos natin. Okay? So, yun lang siya guys. Ganun lang siya kadali guys. Okay? Okay, ngayon, test naman natin kung may internet. Okay? Punta tayo sa CMD. Type natin ping 8.8.8.8. So, ayan, may internet na siya guys. Mapapansin nyo rito, medyo mabagal siya guys kasi may problem kasi yung converge ngayon. So, ganito siya. Pero, once na nag-stable naman yan, automatic pa internet na yan. Okay? Kasi pag ganito guys, automatic yan. Ibig sabihin may internet na yan. Pag merong kulay pula rito, yun yung walang internet. So, kung di pa kayo nakapag-subscribe sa aming YouTube channel, Unboxing and Everything. Okay? Andito lahat ng aking mga YouTube tutorial at mga unboxing videos ng aking misis. Ayan. So, subscribe na guys. So, yun lang guys. Carlos nga pala ulit ng Unboxing and Everything. Maraming salamat.